Sa Lanao del Sur naman, may natanggap na impormasyon doon na balak daw harangin ng mga balota para hindi matuloy ang eleksyon. Mula sa lungsod na Marawi, Lanao del Sur, nakatutukuway si Jun Veneracion. Jun. Mike, gaya nga na nabanggit mo ay may mga natatanggap na impormasyon itong COMELEC dito sa Lanao del Sur na may ilang incumbent at kandidato ang nagpaplano umunuguluhin ang distribution ng mga official ballot box para hindi matuloy ang eleksyon sa kanilang lugar. Sa unang pagkakataon, mahigit 100 babaeng pulis ang idineploy sa Lanao del Sur para bantayan ang seguridad sa eleksyon sa Lunes. Ang pangunahing misyon nila, arestuhin ang mga babaeng magsisimula ng gulo sa mga presinto gaya ng nangyari noong mga nakarang eleksyon. Kasi bawal mahawakan kasi yung mga maranaw na babae, sir. So, yes, sir. Bawal sila mahawakan ng lalaki. Kasi that is based on previous experiences and past experiences wherein some of the disturbances in the polling centers were allegedly being initiated by female voters. Ngayon pa lang, may mga natatanggap ng intelligence information ang COMELEC dito sa Lanao del Sur na may mga kandidatong tagilid ang tsansang manalo ang nagpaplano umanong guluhin ang distribution ng mga official ballot para magkaroon ng failure of election. O, masisira nilang because mas yung mapapalitan namin. Pero pag masira nilang official ballots, definitely mahihirapan because national printing pa ito, galing pa ito sa Manila. Kaya mahigpit na binabantayan ng PNP at AFP ang mga official ballot hanggang sa makarating ang mga ito sa iba't ibang munisipyo. Mike, sa mga sandaling ito ay medyo may kalakasan itong ulan dito sa Marawi City, lalawigan ng Lanao del Sur. Pero sa kabila niya, na-target pa rin ng COMELEC na matapos ang distribution ng mga official ballot ngayong araw na ito para bukas daw alas 7 ng umaga ay pwede na magsimula ang botohan sa iba't ibang presinto. Mike? Maraming salamat, Jun Veneracion.